Purihin at ipagdangal si Jesus na pumal na sa atin ay umirap upang tanay paglingkuran. Sanay ng kapangyarihan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Sama po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang ating mga kahilingan sa ating Panginoong Diyos, ang ating pamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan at mga pinagkakautangan ng loob. Ganun din po sa banal na pagdiriwang na ito ay panalangin natin ang lahat ng pari sa buong mundo. Dahil sa araw na ito ay ginugunita natin San Juan Maria Vianney, patron ng mga pari. Isama din po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang mga paring na mayapa na at ang mga mahal natin sa buhay na nauna na sa atin at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging uliran sa pagmamalasakit sa kapwa ang paring si San Juan Maria Vianney. Pakundangan sa kanyang huwarang pamumuhay at pagdalangin, mapagmalasakitan nawa namin ang kapwa-tao, alang-alang sa pag-ibig ni Kristo para sila'y aming maakit sa iyo. At kaisa nila ay aming marating ang kalwalhatian mo sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ko. Ipagdiriwang nila ang mga banal na pagtitipong ito at magkakaroon sila ng banal na pagpupulong. Ito ang mga pistang itinakda ko. Ang pista ng Paskwa na gaganapin sa gabi ng 14th na araw ng unang buwan. Kinabukasan ay pista ng tinapay na walang lebadura. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang lebadura. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon, huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahain sa Panginoon ng handog na susunugin. Sa 7th araw, muli kayong magtitipon,
huwag kayong magtatrabaho. Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, sabihin mo rin sa mga Israelita na pag naroon na sila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadala sila sa saserdote ng isang bigkis na una nilang ani. Ito'y ihahandog niya para sa inyo kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng bigkis na ani, magpaparaan kayo ng 7 linggo, ang 15th araw ay tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng handog na pagkain. Ang 10th araw ng 7th buwan ay araw ng pagbabayad sala. Magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Sa araw na iyon, mag-aayuno kayo at mag-aalay ng handog na pagkain. Mula sa 15th araw ng 7th buwan, magsisimula ang pista ng mga tolda. 7 araw itong ipagdiriwang. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon at huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahandog sa Panginoon ng handog na pagkain. Sa 8th araw ng pagtitipon, kayo ay sasamba at mag-aali kayo ng handog na pagkain. Araw iyon ang pagsamba, kaya huwag kayong magtatrabaho. Iyan ang mga pistang itinakda ng Panginoon, mga araw ng inyong banal na pagtitipon. Sa mga araw na iyon, magdadala kayo ng handog na susunugin, handog na pagkain, at handog na inumin ayon sa takda ng bawat araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Umawit sa saliw nitong pandirata, kasabay ng tugtog ng lira at alpa. Hipan ang tambuli tuwing nagdiriwang, kung buwan ay bagot nasa kabilugan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Sa bansang Israel, ito yaong utos, batas na ginawa nitong Diyos ni Jacob. Sa mga hinirang, ang utos di ito, nang sila'y ilabas sa bansang Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang Diyos-Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansa'y di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Balita sa inyo ngayon, salita ng Panginoon, Israel habang panahon. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba?
Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kinalin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Ngayon po ay unang Biyernes sa buwan ng Agosto, First Friday. At sa araw din pong ito ay ginugunita natin si San Juan Maria Vianney, isang banal na pari, isang santo at patron ng mga pari. Kaya po sa araw na ito ay ipinagdiriwang din po natin ang Priest Day. Mga minamahal ko mga kapatid, napakinggan natin sa ating ebanghelyo na hindi tinanggap si Jesus ng kanyang mga kababayan. Hindi siya pinaniwalaan, hindi siya kinilala. Ang akala nila ay kilala na nila si Jesus. Sabi nga nila hindi ba yan yung anak ng karpintero? Hindi ba ang nanay niyan ay si Maria? At kakilala natin ang mga kamag-anak niya, ang mga taong kanyang nakakasalamuha. Pero sa kabila nito, hindi pa rin nila lubos na nakilala si Jesus. Hindi nila nakita na si Jesus ang Mesiyas. Hindi nila nakita na si Jesus ang kanilang hinihintay na tagapagligtas. Kaya ano ang nangyari? Sabi sa ating ebanghelyo, hindi gumawa si Jesus roon ng maraming kababalaghan. Sapagkat totoo nga naman, miracles happen in our life because of our faith in God. Kung gusto nating may mga mangyaring himala sa ating buhay, magtiwala tayo sa ating Panginoon, sumampalataya tayo sa Kanya, magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya napakaganda pong tanungin natin yung ating mga sarili, kilala ba natin si Jesus? Madaling sabihin na oo, sabihin, kilala ko si Jesus, siya ang Mesiyas, siya ang tagapagligtas, siya ang ikalawang persona sa banal na santatlo. Yan po ay nandito lang. Knowledge lang yan. Kaalaman lang. Pero kilala ba talaga natin si Jesus? Do we have personal experience with Jesus? Mga minamahal ko mga kapatid, kung kilala natin si Jesus, susundin natin siya. Isasabuhay natin ang ating pananampalataya. Sapagkat ang ating pananampalataya ay hindi lamang sa isip, kundi ang ating pananampalataya ay dapat ating isinasabuhay. Nakikita sa atin ang ating ugnayan sa ating Panginoon. Kung tayo naniniwala kay Jesus, tayo ay nagmamahal. Yan. Kayo ba'y nagmamahal? Ano bang nilalaman ng inyong puso? Diba? Sabi ng Panginoon, love one another as I have loved you. Ano bang nagahari sa buhay mo? Pag-ibig ba? O galit? Inggit? Sa kapwa? Dapat tayo pinagharian ng pag-ibig dahil ang Diyos ay pag-ibig. At ikalawa, ang sabi ng Panginoon, tayo ay maglingkod. Kung sinong gustong maging dakila, dapat siya ay nagiging lingkod ng lahat. Naglilingkod ba tayo? Tumutulong ba tayo? Gumagawa ba tayo ng mga mabubuting bagay na hindi humihingi ng kapalit? At kung kilala natin si Jesus, tayo ay marunong magpatawad. Di ba? Minsan may lumapit sa ating Panginoon, Panginoon, ilang beses po ba magpapatawad? 7 beses po ba? Sabi niya, no. 77 times. Sabihin, walang hanggang pagpapatawad.
katulad ng habag ng Diyos sa atin. May mga taong maaring nakasakit sa atin, ngunit dahil tayo ay naniniwala sa ating Panginoon, tayo ay sumasampalataya sa ating Panginoon, makakaya nating magpatawad at makakaya rin nating humingi ng tawad sa mga taong nagawa ng hindi maganda. Kaya po mga minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, sa pagpapatuloy natin ng banal na pagdiriwang na ito, isama rin po ninyo kami sa inyong mga dasal, kaming mga pari, na sana kami ay mamuhay ayon sa aming sinumpaan. Magsumikap, maging banal. Madala namin si Jesus sa inyo. Madala rin namin kayo sa Panginoon na mamuhay kami ng may pag-ibig sa aming mga puso. Makapaglingkod kami ng tapat at makapagpatawad. Nasa sakramento ng kumpisal, may padama namin sa mga nangungumpisal ng Diyos ay totoong mahabagin at mapagpatawad. At sa aming buhay bilang mga pari, makayanin din naming aminin ang aming mga kahinaan sapagkat alam niyo naman po kami mga pari ay tao pa rin. Mayroong kahinaan, may mga pagkukulang sa buhay. Kaya po kailangan namin ang inyong panalangin at pag-unawa sa aming mga pari. At sa pagpapatuloy po natin ng banal na pagdiriwang na ito, hingin natin ang gabay ni San Juan Maria Vianney na makilala natin ang ating Panginoong Jesus upang gumawa siya ng himala sa ating buhay at patuloy na bumuhos ang pagpapala ng Panginoon sa atin. San Juan Maria Vianney, ipanalangin mo kami. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat dinibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kaman, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ng mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Maria Vianney ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, di Gilbert naming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-ninisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa nawala. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang magpapatawad namin. Sala ka, kasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kamiyadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace, 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 peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
pinag-iginawa ko lubog. Handog ng himlayan, sariwang pastulan, ang pahingahan ko'y payapang batisan, hatid sa kaluluwa ay kaginawahan sa tumpak na landas siyang patnubay. Ang Panginoon ang aking pastol, pinag-iginhawa ko lubos. Madilim na lambag man ang tatahakin ko, wala kong sindak, siya ay kasama ko. Ang hawak niyang tungkod ang siyang gabay ko, tanga niyang pamalot siglat ang gulan ko. Ang Panginoon ang aking pastol, pinag-iginhawa ko lubos. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Sindak, siya ay kasama ko. Ang hawak niyang tungkod ang siyang gabay ko, tanga niyang pamalot siglat ang gulan ko. Ang Panginoon ang aking pastol, pinag-iginhawa ko lubos. Panginoon ang aking pastol, pinag-iginhawa ko lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Juan Maria Vianney ng iyong paglingap na maaasahan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis, sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan.
Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay isinasagawa na natin pagsasayos ng extension area sa gilid ng main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang clay go, clean as you go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa osteria. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po noong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ipinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa main church ngayong buwan ng Agosto ay mga naka-reserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ika-anim, bukas po Sabado, ika-lima ng Agosto, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ika-lima ng umaga, nasisimula natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas na religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo
magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos. Mula sa bayan ng Diyos, tinilik at tinirang, ikaw ay pari magpakailanman, pari magpakailanman. Ang Diyos na banal, ang sayo'y umirang, pari magpakailanman, magpakailanman.